500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan, saka i-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leader. Hindi kailangan mag-endorso ang sino mga religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta? Diktador ang labas mo niyan. Yan ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pangdidikta. Dahil, halimbawa ako, ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa miyembro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsyensya yung miyembro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng miyembro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsyensya. Dahil siya, eh hindi masunuring ng simbahan. Hindi makasunod sa'yo. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa miyembro mo.